Ngayon ay nagbabalik tayo sa panibagong Marcos administration. Nagbabalik tayo sa isang lipunang walang oligarkong nagahari-harihan sa ating mga lupaing sakahan. Nagbabalik tayo sa lipunang may pantay-pantay na pamamahagi at paggamit ng tama sa ating mga likas na yaman. Nagbabalik tayo sa isang gobyernong sinusupil ang mga rebelding komunista at ipinaglalaban ng totoong demokrasya. Nagbabalik tayo sa isang gobyernong ang hangad ay kabubuti ng mamamayan at may pangarap na maipamahagi ang mga lupang sakahan sa mga magsasaka. Magtayo ng mga irigasyon, magtayo ng mga infrastrukturang para sa pakinabang ng taong bayan, magtayo ng mga pabahay para sa mga walang magkakan, serbisyong publiko na matagal na nating hinihintay. Gayun din ang serbisyong medikal na hindi ginagawang negosyo, serbisyong edukasyonal na hindi pang mayaman lang, at serbisyong suporta para sa mga maliliit na namumuhunan, nang sa gayon sila ay magkaroon ng kapital, umunlad, at makatulong sa pangkalahatang tagumpay ng ating ekonomiya, industriya, at pangnasyonal na kakustuhan. Sinira at inalipos naman ng mga masasamang tao si Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya, subalit inaring ganap naman sila ng mamamayang nagising na sa katotohanan sa pamamagitan ng matinding pagkakaluklok kay Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ngayong nasaksihan ng lahat ang kasaysayan ng matinding pagkapanalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang kasaysayan ay may tatama na muli ayon sa tamang direksyon nito. Hindi ito historical revisionism. Ito ay pagtatama lamang ng kasaysayan na dinistort ng mga kasinungalingan ng mga dilawang ganit sa kapangyarihan na bawang paninirang puri lang ang alam. Tandaan, ang totoong historical revisionism ay naganap noong 1986 nang baguhin ni Cory ang takbo ng edukasyon at ipasunog ang mga tunay na aklat sa kasaysayan. Sa pagpupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, ang Pilipinas ay muling magiging isang matibay na bahay. Wala nang kapangyarihan ng black propaganda ng mga anti-Marcos laban sa kanila. Binigyan na sila ng sambay ng Pilipino ng mahigit 3 dekada para patunayan ang mga akusasyon nila sa mga Marcos, subalit hindi nila ito nagawa. Marcos, dalaw naghirap ang bansa, lumubog sa lusak ng krimen, kadukaan at pagkaalipin. Ang mga oligarko ay naglakasan at kumamkam ng mga dapat sana'y serbisyo sa taong bayan. Sa pagpupo ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinabasura ng higit na nakararaming mga Pilipino ang tinig ng EDSA at naging masalimuot na alaala na lang ito ng ating masukal na nakaraan. Mabuhay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Suportahan sa ikatatagumpay ng ating lahing maharlika. Sambayan ng Pilipino, mabuhay ka sapagkat lumaban ka para sa buong katotohanan. Pinagharian ng Espanya ang Pilipinas sa loob ng 333 years. Sinakop naman ng mga Amerikano ang ating bansa ng mahigit 48 years at umigit kumulang 4 years tayong kinontrol ng mga Hapones ang mga Pilipino. Napakaraming record ng mga human rights violation, mga nakawan, pandarambong at mga crimes against humanity na kanilang ginawa sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Pero ngayong panahong ito, ang sagot ng mga Pilipino kapag napag-uusapan ito ay patawarin na lang natin sila at bahala na ang Diyos sa kanila para makapamuhay tayo mapayapa sa mundong ito. Ang bansang Japan ang nagmalupit sa mga Pilipino noon na kumitil ng buhay ng napakarami nating mga sundalo at kababayan ay naging takbuhan na ngayon ng mga overseas Filipino workers at malaking porsyento ng kinita
o kinikita ng ating mamamayan ay nanggagaling sa bansang Japan. Subalit ang mga taong nagsasabi ng ganito ay sila ring ayaw pa ring tumigil sa paninirang puri at panlalait kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya sa kabila ng mga kasong na-dismiss na sa korte dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Mga taong ipokrito na galit sa mga Marcos kahit hindi naman napatunayan ang mga bintang sa kanya o sa kanila habang ang mga abusadong Amerikano at Japones na nagpahirap at kumitil ng buhay ng libo-libo nating mga kababayan noong panahon ng kanilang pananakop ay kanila namang sinasamba. Lagi nating tatandaan na si Pangulong Marcos at Imelda ay pawang sinampahan ng humigit kumulang 1,000 kasong sibil at kriminal sa New York na tinaguri ang trial of the century. Subalit nanalo sila dito dahil napatunayan nila ang katotohanan na mali ang mga ibinibintang sa kanila kahit pa mahigit 350,000 na mga dokumento at 95 na mga testigo ang ginamit ni Cory Aquino bilang ebidensya laban sa kanila. Ibig sabihin ang mga akusasyon ni Cory sa mga Marcos ay pawang mga kasinungalingan lamang. Dahil dito napatunayan ang mga Marcos ay nagsasabi ng katotohanan at si Cory Aquino ay sinungaling at ang kanyang gobyerno. Tapos na ang kasong ito, subalit dahil uhaw na uhaw sa kapangyarihan ang mga dilawang ganid na politiko, ay ginawa nila ng lahat ng kanilang makakaya upang sirain ang pamilya Marcos. Sa kanilang desperasyon na patuloy na makakontrol sa ating gobyerno, ginamit nila ang media, mga printed materials, ang simbahan, mga paaralan at universidad, mga ahensya ng gobyerno at iba pa para lang lasunin ang isip ng taong bayan at lapastanganin ang pagkatao ni Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Kakontsaba nila ang mga foreign powers na hayok na hayok sa kayamanan ng mga Marcos. Isipin ninyo ito, tatlong araw pa lang mula nang umupo ang Peking presidente na si Cory Aquino sa palasyo, nag-issue agad ng Executive Order No. 1 para itatag ang PCGG na kanyang ginamit para isequester illegally ang mga assets ng mga Marcos kahit wala namang court order. At sa kanyang executive order na ito, hinatulan agad ang mga Marcos na nagnakaw sa kaban ng bayan, kaya kailangan nilang habulin, kahit na wala pang pag-elitis na nangyari para patunayan ang kanilang akusasyon kay Marcos. At wala pang isang buwan, nag-issue na naman siya ng kanyang executive order number 2 na kung saan ipinag-uutos niya na i-freeze lahat ng mga bank accounts at mga assets ni Bongbong Marcos isang buwan bago ang araw ng pagpa-file ng income tax return. Ibig sabihin, bagamat nasa Hawaii ang pamilya Marcos na dinala doon ng sasakyan ng CIA, makakapag-file sana ng ITR si BBM kung hindi na-frozen ang kanyang mga assets dahil lang sa unjust na utos ni Cory Aquino. Ginawa nila lahat ng paraan para hindi makapagsalita ang mga Marcos at may paglaban ng kanilang karapatan. Ni ang karapatan nilang makabalik sa Pilipinas ay pinagdamot ni Cory, bagamat sila ay mga Pilipino at kahit sa pakiusap na masilayan man lang nila ang pagkamatay ng kanilang lola, ang buting ina ni Pangulong Marcos na si Doña Josefa Edralyn Marcos. Pag-upo ni Cory, pinalitan lahat ng tao sa gobyerno. Ipinasunog ang mga libro ng kasaysayan at nagtalaga ng mga profesor sa kagawaran ng edukasyon na pawang mga aktivista, mga komunista at mga makakaliwang tao na anti-Marcos. Inimpluwensya nila ang mga estudyanteng Pilipino ng kanilang pagkamuhi laban sa mga Marcos sa pamamagitan ng mga librong kanilang isinulat na pawang mga paninirang puri at maling mga akusasyon tungkol sa martial law. Ang libro na dapat ay punong-puno ng diwa ng nasyonalismo ay napuno ng diwa ng rebelyon at iyan ang kinain ng mga Pilipinong mag-aaral. Tinuruan nilang mamuhi ang mga tao laban sa presidenteng naglingkod sa kanila at nagtatag ng mga institusyong para sa ikabubuti ng mamamayan. Tinakot nila ang mga gurong makamarcos na huwag magsasalita ng mga bagay o mga pananalitang pabor sa mga Marcos at inamin ng maraming guro na wala silang choice kundi ituro kung ano ang mga nasa libro dahil matatanggal sila sa kanilang trabaho. Ang resulta sa loob ng 30 taon, dumami ang mga estudyanteng bastos, rebelde, walang galang sa otoridad, walang galang sa magulang, at punong-puno ng galit at poot sa mga Marcos. Sa pag-upo ni Cory, ang mga pinundan ni Marcos ay naging monopolyo ng mga oligarko. Eventually, dahil dito ay nakontrol nila ang takbo ng ating ekonomiya.
Pinagkakitaan nila ang mamamayang Pilipino na dapat ay tinutulungan nila. Sa mismong sariling bayan natin, alipin tayo. Bakit? Dahil ang mga banyagang oligarko ang silang sumisipsip ng kaba ng ating bayan, kasabot ang mga ganid na politiko sa ating gobyerno. Bukod sa pinagkakakitaan nila, ang mamamayan ay ginigisa pa tayo sa ating mga sariling mantika. Ang ating maliit na sinasahod ay pinambabayad lang din sa kuryente at tubig na kontrolado ng mga banyaga. May nabalitaan ka bang proud Pinoy inventions? Pwedeng meron, pero ibinabagsak at binubura sa paningin ng madla kapalit ng karangalan ng mga foreign-made products. Nawala ang prinsipyong tangkilikin natin ang sariling atin. Minomonopolyo ng mga oligarko ang ating mga industriya, agrikultura, pabahay, negosyo, pati sa reliyon, yung mga foreigners, sila ang nagdidikta sa ating moral at edukasyon. Ang gobyerno na umiiral dahil sa sambayanan ang siya rin mismong naging kalaban ng mamamayan. Kinukurakot ang ating mga buwis at ginagamit imbes na sa pagpapalawak at pagpapalawig ng pangmamamayang interes sa bulsa ng mga ganit ito na pupunta. Ang mga lupain na property ng manlilikha para sa mga taong nilikha niya ay naging pag-aari ng iilang tao lang, kahit hindi naman nila madadala ang mga yan sa kabilang buhay. At ang masaklap nito, ang mga pinunong inihalal ng taong bayan ang sila ring unang naninikil sa mamamayan. Bakit galit ang mga oligarko kay Pangulong Marcos noon? Simple lang, dahil ang pagiging makabayan ni Marcos ay hindi nila matanggap. Kasi gusto ni Marcos pantay-pantay na pakinabang. Hindi pwedeng may monopolyo ng mga oligarko, mga lupain, negosyo, at mga ahensya ng mamamayan. Sinupil ni Marcos ang mga ideolohiyang hindi makapilipino. Sinupil ni Marcos ang mga pahirap na batas at pinalitan ito ng bagong konstitusyong makabayan. Hinalis ang karapatan ng mga elitistang mayayaman na kontrolin ang likas na yaman ng bansang Pilipinas. Subalit pinaghimagsik nila ang mga Pilipino para lumaban sa gobyernong Marcos na nagbibigay sa kanila ng murang pabahay, libreng lupa tirahan, libreng supply ng pagkain sa mga paaralan at mga barangay, libreng serbisyong medikal sa mga rural areas at mga libreng edukasyon para sa mga matatalinong mamamayan. Naglaan ng edukasyong pang-agrikultura at agham upang ang mga talento at kakayanan ng kapwa Pilipino ay magamit sa kapakinabangan ng kapwa natin mamamayan. Nagpatayo ng iba't ibang mga ahensya at institusyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating sambayanan. Makalipas ang 30 taon, kumusta na ang Pilipinas? Nasaan na tayo sa paningin ng mundo? Eto na, naging tirahan na tayo ng mga drug addict at lungga ng prostitusyon. Naging bukirin tayo ng human trafficking para sa mga elitista sa ibang bansa. Nagari ang mga ganid sa gobyerno. Pinamunuan tayo hindi ng mga tagapaglingkod ng na ating inihalal, kundi mga matapobreng pinuno na umastang hari at reyna na nagpakasasa sa kaba ng bayan, subalit walang nagawang makabuluhan para sa kanilang mga nasasakupan. Lahat ng mga akusasyong ito ay ibinaling nila kay Marcos. Subalit pinatutunayan ng kasaysayan ang presidenteng ito na kanilang inalipusta ang siyang totoong nagbalasakit sa inang bayan at mamamayan. Ang mga infrastruktura at mga batas na kanyang ipinatayo at ipinatupad, ang siyang hanggang ngayon ay nakatayo pa rin at patuloy na pinakikinabangan ng mga salinlahi. Ang ideolohiyang bagong Pilipinismo na kanyang inihayag at tinaguyod sa pamamagitan ng kilusang bagong lipunan ang siyang nananalaytay sa isip at puso ng mamamayan. Ito rin ang isinisigaw ni Bongbong Marcos mula pa noon hanggang sa araw ng kampanya bago mag-eleksyon at hanggang ngayon siya ay pangulo na. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ang mga katagang ito ay nagpapahayag ng masiding pagmamahal sa ating lahi, sa ating lupang sinilangan, sa diwa ng tunay na nasyonalismo at pagmamahal sa ating inang bayan. Ngayon ay nagbabalik tayo sa panibagong Marcos administration. Nagbabalik tayo sa isang lipunang walang oligarkong nagahari-harian sa ating mga lupaing sakahan. Nagbabalik tayo sa lipunang may pantay-pantay na pamamahagi at paggamit ng tama sa ating mga likas na yaman. Nagbabalik tayo sa isang gobyernong sinusupil ang mga rebelding komunista at ipinaglalaban ng totoong demokrasya. Nagbabalik tayo sa isang gobyernong ang hangad ay kabubuti ng mamamayan at may pangarap na may pamahagi ang mga lupang sakahan sa mga magsasaka
magtayo ng mga irigasyon, magtayo ng mga infrastrukturang para sa pakinabang ng taong bayan, magtayo ng mga pabahay para sa mga walang magkakan. Serbisyong publiko na matagal na nating hinihintay. Gayun din ang serbisyong medikal na hindi ginagawang negosyo. Serbisyong edukasyonal na hindi pang mayaman lang. At serbisyong suporta para sa mga maliliit na namumuhunan. Nang sa gayon sila ay magkaroon ng kapital, umunlad, at makatulong sa pangkalahatang tagumpay ng ating ekonomiya, industriya, at pangnasyonal na kahustuhan. Sinira at inalipos naman ng mga masasamang tao si Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Subalit inaring ganap naman sila ng mamamayang nagising na sa katotohanan sa pamamagitan ng matinding pagkakaluklok kay Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. bilang 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ngayong nasaksihan ng lahat ang kasaysayan ng matinding pagkapanalo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang kasaysayan ay may tatama na muli ayon sa tamang direksyon nito. Hindi ito historical revisionism. Ito ay pagtatama lamang ng kasaysayan na dinistort ng mga kasinungalingan ng mga dilawang ganit sa kapangyarihan na bawang paninirang puri lang ang alam. Tandaan, ang totoong historical revisionism ay naganap noong 1986 nang baguhin ni Cory ang takbo ng edukasyon at ipasunog ang mga tunay na aklat sa kasaysayan. Sa pagpupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, ang Pilipinas ay muling magiging isang matibay na bahay. Wala nang kapangyarihan ng black propaganda ng mga anti-Marcos laban sa kanila. Binigyan na sila ng sambay ng Pilipino ng mahigit 3 dekada para patunayan ang mga akusasyon nila sa mga Marcos. Subalit hindi nila ito nagawa. Marcos, dalawang naghirap ang bansa, lumubog sa lusak ng krimen, kadukaan at pagkalipin. Ang mga oligarko ay naglakasan at kumamkam ng mga dapat sana'y serbisyo sa taong bayan. Sa pagpupo ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinabasura ng higit na nakararaming mga Pilipino ang tinig ng EDSA at naging masalimuot na alaala na lang ito ng ating masukal na nakaraan. Mabuhay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Suportahan sa katatagumpay ng ating lahing maharlika. Sambayan ng Pilipino, mabuhay ka sapagkat lumaban ka para sa buong katotohanan.